Kumusta kayo nung first stage ng relationship nyo? Sobrang dami naming na-meet na mga tao and ang dami naming na-experience na never pa namin na-experience with anyone. Mga first times, ang dami natin nagawang first times nung first stage ng relationship natin. Ako, lalo, madami yung first time. Ano yung naging tulong ng relationship niya sa inyong dalawa? Siguro yung sa akin, ano, yung self-improvement ko siguro yung nag-mature ako. Ako kasi, personally, sa relationship natin, ang nag-grow siguro sa akin is yung motherly side ko sa relationship. Kasi I was like a mother sa relationship. Umalis ako sa comfort zone ko, napunta ako sa ibang environment. And because of your family, I get to experience different types of family. Siguro sa akin, ano, parang na-explore ko yung mga bagay na hindi ko na-explore, parang ganun. Marami ako natutunan sa relationship na to. Then, like self-improvement? Self-thing? You grew. Yes, nag-mature ka nga. Mas din yung ano, confidence ko nung nakilala kita ganun. Before, hindi mo makita sa age to sumasagot ng interviews like this. That's good. I'm happy for you. Yan. Parang, basta madami. Di lang nag-ano sa utak ko ngayon. Mga sasabihin ko parang, basta madaming sa utak ko ngayon eh. Kaya, yun muna. Okay. Ano yung mga naging changes simula sa first stage na relationship nyo sa ngayon? Lagi namin to sinasabi ni H2 eh, kahit sa ibang tao na parang, grabe, parang kahapon lang tayo naging mag-jowa. Walang nagbabago. Which is, I feel like that's the crucial part ng relationship namin. Kasi, growth is uncomfortable. Bakit sobrang comfortable namin? Bakit sobrang chill namin? Doon namin na-realize na, oh fuck, we're not growing. Yun, and then na-realize ko rin yun. Parang paulit-ulit na lang yung nangyayari ganun. Then, I'm okay with that. But no, it's just, hindi nag-grow yung relationship namin. Pero nag-grow tayo, di ba? Nag-grow tayo. That not the relationship? Parang nag-grow tayo sa sarili natin. Para sa relationship. I feel, do you think we're toxic? Hindi naman. No, it's just, yung, we were so comfortable. Oh, parang yun lang. Parang naging comfortable namin. Parang naging kampanda rin. Yeah. Yan. Meron ba kayong mga pinagsisihan sa pagsasama niyong dalawa? All goods naman ako sa pagsasama natin dalawa eh. Talagang ang daming memories, ang daming happy moments, mga ganun. Yeah. Ako siguro, my only pinagisian is masyado natin in-open yung relationship natin sa lahat ng tao. Totoo. It's like, I won't cry sa video, pero like, maraming part na relationship natin na it could have been better if it's like, just the two lang, of us. Yeah. Dalawa lang. It was fun, no? Parang yun lang yung pinagisian ko, pero wala nang iba. It's a good 2 years or almost three years relationship. 3 years na this month, dapat. Ngayon, this March, 24. Yeah. Bakit nag-decide kayo i-end yung relationship nyo? Yun nga, parang di kami nag-grow sa relationship. Napag-isipan namin na mag-break muna. Muna ako. Actually, last year pa namin pinag-iisipan ni H2 to. Kasi priority namin yung career and growth ng isa't isa. Ako kasi personally, hindi ko iisipin yung sarili ko kung nakaka-hinder ako sa growth mo. Sobrang cliche and baka sabihin nyo sobrang babaw.